magandang araw mga bata, lalo na sa mga mag-aaral ng ika-apat na baitang. Narito ako upang gabayan kayo sa asignaturang Filipino. Teacher Ja, ang aking pangalan. Tiyak ika'y may matututuhan. Kasama mo, kaibigan mo, sabay nating aralin wikang Filipino. Kaya mga bata, ihanda nyo na ang inyong mga ballpen at isang malinis na papel. Sisimulan na natin ang pag-aaral ng Filipino, kung saan ikaw siguradong matututo. Handa ka na ba? Tara! Mahilig ba kayong manood ng TV? Magbasa? O di kaya'y maglaro? Kahit hindi mo sabihin, nararamdaman kong mahilig ka ring magsalita. Sa tuwing ikaw ay magkikwento, napapansin mo ba ang mga salitang ginagamit o tinutukoy mo? Opo! Pero kung hindi mo pa alam ang mga salitang ito, huwag mag-alala. Tutulungan kita. Samahan niyo akong alamin ang mga salitang ginagamit para sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Ano kaya ang tawag sa mga ito? Upang ating malaman ang mga sagot, samahan niyo akong pakinggan ang isang pag-uusap ng magkaklaseng sina Razzy at Cassie. Hello Razzy, grabe ang epekto ng COVID-19 sa ating bansa. Nalulungkot akong hindi ko kayo nakikita. Malapit na namang sumapit ang iyong kaarawan. Gusto sana kitang regaluan ng kwaderno o kaya ay laruan. Oo nga Cassie, sabi ni Nanay, kailangan nating sumunod sa community quarantine na ipinatutupad ng gobyerno para makaiwas sa sakit na COVID-19. Mahalaga ring magsuot ng face mask ang mga tao at maghugas ng kamay gamit ang malinis na tubig at sabon. Tama! Bawal lumabas ang mga bata at matatanda, kaya bilang anak, susundin ko ang aking mga magulang. Matatagalan din ang pagbubukas ng klase. Gusto ko nang makita ang mga kaibigan kong sina Roxanne, Caitlin at JP, pati ng paborito kong guro na si Binibining Charmaine. Piyesta pa naman sa kanila ngayon. Ganun talaga kasi, kailangan nating magsakripisyo at manatili sa bahay para makaiwas sa sakit, higit sa sakripisyo ng frontliners natin. Mahigpit ang kanilang pagbabantay para di kumalat ang COVID-19. Sino-sino naman ang frontliners natin? Sila ang mga nurse, doktor, barangay health workers, sundalo at mga pulis. Kahanga-hanga sila! Gusto ko ring maging frontliner! Tama! Magiging isa akong doktor. Tatawagin ako Dr. Cassie Camille C. Namoro. Nasundan niyo ba ang usapang text ni Nakazi at Razzy? Magaling! Ano-ano ang kanilang pinag-usapan tungkol sa kanilang sarili? Halika't isa-isahin natin ang mga ito. Una, nalulungkot si Cassie na hindi sila nakikita ng kanyang mga kaibigan. Pangalawa, bilang anak, susundin ni Cassie ang kanyang mga magulang. Sabi ng nanay ni Razzy, upang makaiwas sa COVID-19, kailangan sumunod sa community quarantine. Pangatlo, gusto nang makita ni Cassie ang kanyang mga kaibigan na sina Roxanne, Caitlin at JP, pati na ang paborito niyang guro na si Binibining Charmaine. Ano pa ang kanilang naging usapan? Naalala mo pa ba? Pang-apat, humahanga sila sa mga frontliner na nagbabantay sa atin. Panlima, bawal lumabas ang mga bata at matatanda. Pang-anim, nais maging doktor ni Cassie at siya'y tatawaging Dr. Cassie Camille C. Namoro. Napansin mo ba sa usapang text ni Cassie at Razzy ang iba't ibang salitang ginagamit upang matukoy ang ngalan ng tao,
bagay, hayop, lugar at pangyayari? Alam mo ba kung ano ang tawag sa mga salitang iyon? Ito ay nagsisimula sa letrang P. Pinag-aralan niyo ito noong nasa ikatlong baitang pa kayo. Ang mga salitang tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari ay tinatawag na pangalan. Kaya mo bang magbigay ng limang ngalan ng tao base sa usapan ni Razi at Cassie kanina? Bibigyan kita ng 30 segundo, isulat mo ang iyong sagot sa papel. Kung ang mga sagot mo ay Razi, bata, anak, magulang, kaibigan, Roxanne, Caitlin, JP, guro, binibining Charmaine, frontliner, doktor, Cassie, nanay, nurse, barangay health workers, sundalo at pulis, tiyak na tama ka. Ibigay mo naman ang ngalan ng bagay. Ang tamang sagot ay kuwaderno, laruan at face mask. May nabanggit ba ngalan ng hayop sa usapan? Ang sagot ay wala. Walang ngalan ng hayop ang nabanggit sa usapan. Ngunit, naaalala mo ba kung may nabanggit na ngalan ng lugar sa usapan? Maaari mo ba itong sabihin sa akin? Kung ang inyong sagot ay bahay, tama ka! Huli na ito . Magbigay ka naman ng ngalan ng pangyayari. Kung ang iyong sagot ay kaarawan at piyesta, naku, tama ka na naman! Upang mas mapalalim pa natin ang ating aralin, samahan ninyo ako sa mundo ng pangalan! Maligayang pagdating sa mundo ng pangalan! Nakikita niyo ba ang mga salitang lumilipad? Ano nga ulit ang tawag sa kanila? Ito ay pangalan! Tulungan niyo akong kilalanin pa ang mga pangalan at ilagay natin to sa aking bag. Simulan na natin! Ano-ano ang mga salitang tumutukoy sa ngalan ng tao? Tama! Ito ay pulis, nurse at mag-aaral. Ano-ano naman ang mga salitang tumutukoy sa ngalan ng bagay? Magaling! Ito ay libro at lapis. At ngayon, tukuyin naman natin ang ngalan ng hayop. Tama! Ito ay aso at manok. Ituloy natin ang paghuli sa mga salita. Ituro mo naman ang mga ngalan ng lugar. Mahusay! Ang tamang sagot ay palaruan at mall. Malapit na tayong umalis sa mundo ng pangalan. Kunin at ilagay na natin sa aking bag ang mga natitirang salitang tumutukoy sa mga pangyayari. Ang kaarawan at binyag. Magaling! Pinabati ko kayo mga bata. Nasa loob na ng bag ko ang mga pangalan. Dahil iyon sa inyong mga tulong. Bago tayo bumalik sa ating mundo, bibigyan ko kayo ng isang Aja clap. Isa, dalawa, tatlo. Aja! Halina kayo, bumalik na tayo sa ating mundo. Natuwa ka ba sa pagpunta sa mundo ng pangalan? Ako din, sobrang nag-enjoy ako. Buksan na natin ang bag ko.
Ang mga ngalan ng tao ay pulis at nurse. Ang ngalan ng bagay ay libro at lapis. Sa hayop naman ay aso at manok. Habang sa lugar ay palaruan at mall. Ang pangyayari ay kaarawan at binyag. Kaya niyo bang gamitin ang mga pangalang ito sa pagbuo ng pangungusap? Alam kong kaya niyo! Kaya kunin ang inyong papel at bibigyan kita ng 2 minuto para sumulat ng pangungusap. Huwag kang mag-alala dahil gagabayan kita. Kaya't tara na, gumawa na tayo ng tig-iisang pangungusap para sa tao, bagay, hayop, pook at pangyayari. Ngayon, tingnan natin ang ating mga sinulat. Pulis. Ang mga pulis ay tumutulong para maging payapa ang komunidad. Nurse. Ang mga nurse ay tumutulong sa paggamot ng may sakit. Libro. Ingatan ng libro para mabasa ng iba. Lapis. Mahaba ang lapis na bigay sa akin. Aso. Malakas ang tahol ng aso kung si Tagpi. Manok. Tuwing umaga, maririnig mo ang manok na tumitilaok. Palaruan. Maraming bata ang naglalaro sa palaruan. Mall. Bawal muna pumunta sa mall ang mga bata dahil may pandemya. Kaarawan. Bukas na ang kaarawan ng aking nanay. Binyag. Ang binyag ng kanyang bunsong kapatid ay sa susunod na Sabado. Sigurado akong mas nauunawaan nyo na ngayon ang paggamit ng mga pangalan. Bigyan ang sarili ng Aja Club. 1, 2, 3... Aja! Subukin natin ang inyong husay, mga bata. Gamitin ang mga pangalan sa loob ng kahon upang mabuo ang usapan. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo sa bawat bilang. Unang bilang, panalo na naman sa patlang si Paeng. Ang tamang sagot ay bowling. Panalo na naman sa bowling si Paeng.
ikalawang bilang, apat na beses na siyang kampiyon sa bowling sa buong patlang. Ang tamang sagot ay daigdig. Apat na beses na siyang kampiyon sa bowling sa buong daigdig. Ikatlong bilang. Sa patlang pala siya nagtapos. Ang tamang sagot ay Adamson University. Sa Adamson University pala siya nagtapos. Ikaapat na bilang. Oo, binigyan nga siya ng patlang. Ang tamang sagot ay parangal. Oo, binigyan nga siya ng parangal. Ikalimang bilang. Ang unang guro niya ay ang kanyang patlang. Ang tamang sagot ay ama. Ang unang guro niya ay ang kanyang ama. Ika-anim na bilang. Oo, patlang niya ang kanyang ama. Ang tamang sagot ay idolo. Oo, idolo niya ang kanyang ama. Binabati ko kayo mga bata at mahusay ninyong nalaman ang mga pangalang ginamit sa mga pangungusap. Tunay niyong pinakita ang galing ng isang batang Pilipino. Kaya, sa tuwing kayo'y makikipag-usap, gamitin ng wasto ang mga salitang pangngalan upang kayo'y magkaintindihan. Lagi ninyong tandaan, ang pangngalan ang tawag sa bahagi ng pananalita na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Bilang takda, maaari ninyong sagutan ang pagsasanay na ito tungkol sa paksa ng pangngalan. Sa muli nating pagkikita, tiyak na marami pa kayong malalaman at mas masaya pa ang kwentuhan. Ako si Teacher Ja na nagsasabing ang batang matalino, tiyak, angat sa buong mundo. Aja! Paalam!